you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, love, love. Everyone, especially to my kababayan out there, well, tama mo na yung patuloy na pagbablog natin sa buhay natin sa araw-araw. Baka manawa kayo at hindi ninyo ako panoorin. Now, I give tips lalo na sa mga first-timer na pagmumotor. Katulad ko sa mga kababaihan, alam kong kayo ay parang natatakot or kayo ay nakikita yung iba na marunong magmotor yung mga ibang kababaihan. So, may tips po ako sa inyo sa mga woman out there, sa mga first-timer na magdadrive ng motor. Base naman po ito sa experience na halos as a rider naman sa Pinas at saka dito na rin, 8 years po ako nagdadrive. Kaya based na naman po sa experience ko, bibigay ko sa inyo yung mga tips, lalo na po pa simple lang para maunawaan natin yung mga kung paano magdrive ang mga tulad kong mga babae na at saka yung gustong maging matuto na mag-drive. Siyempre, tips lang naman po yun. So, before anything else na bago ko muna po kaya ibigay sa inyo kung ano yung tips na yun, ay i-introduce ko muna po yung mga ito throwback ko po sa inyo yung mga naging motor ko po since 2013. Yan. Pero ito muna po, ang bago pong motor na ginagamit ngayon ay ang Yamaha na ilang years na siyang ilang years na siyang ginagamit dito ng may-ari kasi second hand ko lang po yung nagamit. So, ang Yamaha po ay ngayon kahit na siguro sa sobrang tagal ay mahirap na siya ulit ibalik. Pero inaan pa rin po lang po. Nagkaroon pa rin po tayo ng magkakaroon pa tayo pag-asa para sa motor na yun sa Yamaha. Yes, and in last year naman po, to year 2018, meron naman po akong Suzuki Smash. Ito po yung ay ginagamit ko year 2018. Pagkatapos ko po galing po ako sa Abu Dhabi o sa UAE, ay ito po yung naging motor ko, Suzuki Smash. Ito po yung ginagamit ngayon po ng kapatid ko at ng asawa po niya si Pastor Brian at yung kapatid ko po ay si Sister Cherrymar Regino Garcia. Yan. Ginagamit po nila sa ministry ng church ang motor ko po ngayon. Kasi nandito po ako, so pinagamit ko muna po. Yay! Di ba? So God be the glory. And then, when 2016 naman po, ang gamit ko ay RS125 na Honda. Yun po ay talaga yung pinakaborito ko sa lahat na naging motor ko kasi napaka-bilis din po at saka parang yung astig ka tingnan lalo po sa mga kababaihan katulad ko na mahilig magmotor. And then po ang Kawasaki 125, yun po ay kulay blue rin. Lahat po na halos naging motor ko nung past years ay kulay blue kasi po favorite ko ay blue. And then meron din po ang Honda Wave 110 pero yun po ay red. Yun po ang kaunahan kong naging motor year 2013. Yan, yun po ang mga naging nakita nyo po, yun po ang aking mga naging motor sa throwback ng motor. And then po ninyo yung mga pictures ng mga naging motor ko. So ang pinaka the best po na gustong-gusto ko po yung pagtakbo. Syempre yung last ko po sa 2018 Suzuki Smash. Yan. Hindi po niya talaga ako pinapabayaan din. Syempre ang gabay po ng Diyos pero siya po ay napakabait ng motor kasi ginagamit din po siya sa ministry. Yan, nakita po ninyo yung mga motor ko po. And then, ang una po, ang sasabihin ko po sa inyo, para sa mga first-timer na
na magdadrive po ng motor, ay syempre, kailangan po natin ng character or attitude sa pagdadrive ng motor. Ano po yun? Syempre, number one po doon, meron kang lakas na loob. On. Kailangan no fear. Kailangan kapag ka, halimbawa po, ay nagpapatakbo kayo ng motor or gusto niyo talagang matutong magmotor, kailangan malakas po ang loob niyo. Kasi, kung hindi malakas ang loob niyo, ay hindi kayo matututo kahit naman po sa anong bagay. Tsaka, hindi dapat inaalis niyo po yung mga takot ninyo sa pagdadrive. Para matuto po tayo, di po ba? And then, ang number two, yung willingness. Siyempre po, na willing kayo talagang matuto sa pagdadrive ng motor. Hindi po yung gaya-gaya kayo na, ay, ang galing naman nun, ang ganda naman nun. Gusto ko din. Gaya-gaya lang po yun, di ba? Kaya dapat yung willingness talaga ninyo na gusto nyo matuto mag-motor kasi gusto nyo yung fashion na yun. Yun po yun. And number three po, na character, attitude ng isang rider, syempre may determination po kayo na talaga na determination na hindi puro yabang sa pagdadrive, kundi smooth lang, easy lang, cool lang. Tsaka hindi po dapat po ipagmamalaki na ay ang galing ko, nakakalusot ako sa mga malalaking truck o sa traffic o ano man. Kailangan talaga meron kayong determination o wala kayong, hindi kayo mayabang na magdadrive kayo ng motor. Yan po yung character attitude na meron po dapat ang rider. Okay. And then, ito na po yung ay inaabangan po natin sa mga kababaihan na dyan, na nanonood niya ng aking channel, yung pong steps kung paano po tayo how to drive a motorcycle in a simple way at saka po yung mga first timer dyan out there. So, number one po na tips or steps na dapat po natin malaman as a rider o sa first timer na magdadrive po ng motor, syempre, titingnan nyo po yung mga surroundings. Yung surroundings po natin or place na pagdadriven po natin ng or magpa-practice po tayo. Kung yung ba ay madaming tao o maraming sasakyan, dapat po ay yung kita ninyo na kayo lang yung place na naroroon o yung nagtuturo sa inyo. Wala sa ano-kanong mga tao na masasagasaan nyo or kaya ay mga istorbo na mga car or truck na dadaan sa inyo. Kung ba, peace of mind kayo na matututo kayong magdadrive doon kasi wala kayong aalalahanin na sa kapaligiran nyo. Yung point number one, ang surroundings. Kailangan po hindi crowded siya. And number two po, syempre, balance. Marunong po tayo mag-balance. Kasi kung hindi po tayo marunong mag-balance, ay matutumba po tayo. At dahil doon, kapag halimbawa, meron pa kasi mga tao na makikita kayo na matutumba, siyempre tatawanan pati po ba? And then, masyashock yung iba. Kaya dapat po, unang-una po na mas easy way na gawin nyo bago kayo mag-drive ng motor, ay kailangan matuto muna kayo mag-bisikleta. Kasi magaan lang po yun pagbabalance. So, di po ba? Okay yun. And number three, ay syempre, alam nyo po yung parte ng motor. Know the parts of the motor. Meron po ako yung pinakamahalaga lang na tips na dapat nyo lang tandaan sa pagmumotor or malaman yung parte ng motor kasi yun lagi ang ginagamit. So, yung pong unang-una, yung handle. Yung pong handle na yon ay makikita po ninyo doon ang syempre, ang right brake na kayo po ay halimbawa ay gusto nyo mag-brake, meron kayong mapipisil doon yung pong brake ay nasa unahan. Yun po yun. And then, meron din po doon sa handle, syempre yung sinilador po para umandar po yung motor po natin. And then, meron din po sa front po natin, makikita po natin yung metro po ng gas or speed kung gaano po kayo kabilis magpatakbo. And then, yung pong metro ng gas, kung halimbawa po ay mauubusan na kayo ng gas, malalaman nyo po doon kung gagasta kayo o hindi. And then, meron din po doon sa malapit po sa left naman po ng inyong handle ng motor nyo, meron po doon ng busina, buzzer, at meron din po doon ng flasher. Halimbawa, kung gusto nyo lumiko ng kanan, kaliwa, doon po yung mapipindot sa
flasher po sa left ng inyong handle ng motor nyo. And then, doon naman po sa baba ng inyong paa, sa right foot nyo, meron po doon ang, yun po ay makikita po ninyo doon yung brake ng huli. Kapag halimbawa po gusto nyo gamitin sa huli, ay meron po kayong magagamit sa right foot po nyo. And then sa left foot naman po, nandun po yung mga clutch. Halimbawa po ay gusto nyo ng normal, neutral. Gusto nyo tigil muna, neutral muna po. Makikita nyo doon yung kulay. Pag neutral, siyempre makakaandar yung motor. And then primera po, yun naman po ay pinaka mabagal ang takbo, primera. Maganda rin po ang primera sa mga ano, mga ahonin sa mga bundok or sa ano, mga ahonin, yung pag-akyat po, yun po yung primera. Segunda naman po, maganda rin po siyang gamitin naman din sa flat na daan, at yun po ay siyempre ang daan na yun, ang segunda po ay pinaka sa akin, pinaka safe yun gamitin para sa mga first timer, ang segunda. And then the third one is tercera naman po yun. Yun po ang paglumbawa, medyo okay na kayo sa pagdadrive ng motor, pwede nyo gamitin nyo as para mabilis po yung takbo ninyo sa highway or sa mga kalsada na pupuntahan nyo. And then ang huli po ay yung quarta, yung pinakahuli po, pinakamabilis po yun. Pero as ang ano po sa pag hindi kayo pa masyadong matuto or first time talaga lang kayong magpapitakbo ng drive ng motor, gamitin nyo lang po yung segunda at tresera. Yan po. Yun po yung parts ng motor na dapat natin tanda, kasi yun ang pinakamahalaga. Sa likod naman po ng motor, sa may puwet ng motor, ay nandun po yung stoplight at nandun din po yung flasher na makikita. Meron din yung flasher na pagliliko ka, meron din pong ilaw doon sa unahan, meron din po sa likod. Pero ang naroon po talaga sa likod ay flasher at saka yung stoplight po. Makikita po yun ng mga driver na liliko kayo sa kaliwa at liliko kayo sa kanan. And then pag tumigil kayo, makikita din po yung stoplight. And then the fourth one, tips po or steps na kailangan na gawin po natin as a first timer. Siyempre pag umarkada na kayo or tumakbo na kayo, ay kailangan po ay titingin po kayo, look ahead po or straight sa kalsada. Huwag pong pag papatakbo kayo, katingin agad kayo doon, sa baba kayo titingin. Kasi baka hindi nyo alam, sa pagtakbo nyo, meron palang taong biglang tumawid. So, kailangan pag sumakay na po kayo sa motor, kailangan hawak na yan at straight ahead na po kayo, patakbo na kayo. Then, kapag naman na magkocross na kayo sa gusto nyo alumiko sa kanan or kaliwa, ay dapat titingin muna po kayo sa left and right ng mga sasakyan dumadaan, kung may dumadating o hindi. And then po, pipindutin nyo syempre yung flasher. Yan po yung mga dapat tandaan para po safe kayo pag nagko-cross kayo. Sa mga first timer lang po talaga, ay maganda po ito na inyo pong malaman yung mga dapat yung pong as experience ko po, base ko po sa experience to ha, lalo po sa mga kababaihan, para safe. At pinakamahalaga po sa lahat, before anything else, kapag po kayo ay magdadrive ng motor, ay syempre susuot nyo yung inyong helmet para po kung ano mang aksidente or ano mang mangyari sa inyo, lagi pong nakasafe yung inyong head. Kaya always wear your helmet anytime na magdadrive kayo ng motor, malapit man po o malayo. Hindi po ba? Ang ganda ng tips na yun, or maganda po yung mga tips na yun na dapat yung talaga tandaan para po sa mga first timer po na magdadrive ng motor, lalo po sa mga kababaihan na katulad ko po na gustong magdrive ng motor. And then po, ito po yung tandaan po natin na before po tayo talaga magpatakbo, ay hindi lang po yung guidelines sa rules po na ng pag-motor ang kailangan natin malaman. Syempre, bago tayo umalis,
ay kailangan talaga natin ng prayer para sa guidance po natin. So, mga kababayan, sana po ay meron kayong matutunan about po sa how to drive a motorcycle, lalo na po sa mga first timer. And then, sa lalo na po inahandog or inaalay ko po ito sa mga kababaihan katulad ko pag nagdadrive po sila ng motor. And then, lagi po niyo tandaan yung character sa as a rider at saka po yung mga steps na dapat gawin natin as a rider sa pagmumotor. Salamat po. Sana po may natutunan kayo. And subscribe po ulit and click the bell para po for more updates. Sana po ay lalo kayong sa panahon ngayon ay maging stay safe po kayo kahit saan po kayo. Thank you po. And God bless.